my God! What? AC Navarro and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, usapang kilikili tayo ngayon. Yes, mga best, usapang kilikili tayo ngayon. Alam ko, sa iba ayaw nilang pag-usapan yung about sa kilikili. Pero wala ka nang magagawa kundi makinig at manood dahil malay mo, malay natin lahat. Malaysia! So, ito na talaga. Malay mo kasi yung mga ibibigay kong tips, yung mga babanggitin ko, makatulong din sa'yo, diba? Kasi, gets ko yung mga girls na nagka-crop top, tapos nag-i-sleeveless pero nakakardigan naman. So, bakit ba nila tinatago yung ganun sa kilikili nila? Siyempre, nahihiya sila sa kilikili nila na makita ng ibang tao. So, guys, isa sa mga insecurities ng girls kasi yung kanilang kilikili. Nahihiya sila na baka kung ano isipin ng iba, baka kung ano yung sabihin, eh bakit ganun yung kilikili niya. So guys, please, kapag nakakakita tayo ng ganun, kunyari sa kaibigan natin, kung may problema man sila sa kilikili nila, guys, please, kung alam nating makakatulong tayo sa kanila, ibigay natin yung tips na alam natin na maya-apply nila sa sarili nila. Kasi guys, sobrang nawawalan sila ng self-confidence pagdating sa kilikili talaga. Kaya ganun sila sa labas magpakita kung paano sila magdamit. Sa bahay nga, di ba? Pag sa bahay, naka-sleeveless. Ang lakas maka-sleeveless. Pero, paglabas sa bahay, naka-t-shirt na. Kasi guys, nahihiya sila. So tayo, dapat hindi natin sila pinagtatawanan o nilalait pa. Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan nila. Hindi mo alam yung mga ginagawa nila na paraan para mapuputi lang yung kilikili nila, para mapakinis lang yung kilikili nila. So, sa tips na to na ibibigay ko, sana makuha mo at ma-apply mo sa sarili. So, ayun nga, advice ko lang sa mga girls na namumroblema sa kilikili nila, dapat maging proud tayo sa kung anong meron tayo. Ano man yung mga imperfections sa katawan natin, tanggapin natin kasi walang ibang tatanggap niyan kundi yung sarili lang natin. Walang magmamahal niyan kundi yung sarili lang din natin. Kasi mas lalo pa natin itinatago sa iba, mas lalo pa nila tayong lalaitin o tutuksuhin. Kaya guys, dapat maging proud tayo at mahalin natin yung body natin, kahit imperfections pa yan, kahit yung mga mali sa katawan natin, maging proud tayo sa katawan natin. So, disclaimer lang guys, I'm not a dermatologist. Yung i-share ko na to ay based sa experience ko, yung mga ginagamit ko sa kilikili ko. So, yung first tips ko guys, tip ko ay huwag niyong masyadong scrub yung kilikili nyo kasi napaka-sensitive pagdating sa kilikili natin. Lalo na kapag ito yung gagamitin natin, dapat hindi ito yung ginagamit natin pagdating sa kilikili natin kasi sobrang gaspang nito, tapos iaano mo sa kilikili mo. Dapat hindi ito. Dapat yung gagamitin mo, yung tela na cotton, para mas smooth lang siya sa pag-a-apply sa kilikili natin. Kasi kapag na-apply, pag na-apahid natin ito sa kilikili natin, may irritate yung kilikili natin at yun yung magka-cause ng darkness sa ating kilikili. Guys, maingay dito kasi umuulan dito sa lugar namin. So, yung pangalawang tip ko sa inyo ay gumamit kayo ng tamang razor para sa kilikili nyo. Huwag nyong gagamitin itong razor na to kasi sobrang nakaka-damage yun ng skin sa kilikili. So, bumili ako sa Watson. Ito, ipapakita ko siya. Itong Intuition, ito. Yan. Ito talaga, best talaga to pagdating sa kilikili kasi meron na siyang, tignan nyo guys, meron na siyang kasamang sabon. At hindi lang, at naalis po yung blade niya. At may isa pa siyang free na blade. May kasama rin po itong sabon niyan. Yung sabon niya is aloe vera at may kasama siyang vitamin E. Yan. Ito, sobrang ganda nito kapag inaahit ko yung sa
buhok ko sa kilikili kasi sobrang lambot niya pagtapos ko gamitin. So guys, kung gagamit kayo ng razor, ito yung gamitin nyo para sa kilikili niya kasi best talaga ito. Mabibili nyo siya sa Watson. Nakalimutan ko na nga lang yung price kung magkano. Kapag nasa bahay lang kayo, huwag kayong masyadong gagamit ng yung alam niyo yung sobrang dikit yung tela sa kilikili natin. Yung hapit-napit yung tela, yung sobrang fit ng damit. Huwag tayong gagamit ng ganun kasi nagagasgas po yung skin natin sa ating kilikili. Kapag nasa bahay tayo, kapag naman, wala naman tayong pupuntahan, pupuntahan yung mga loose na damit yung isuot natin para comfortable din tayo kumilos. So, singit ko lang, kapag dating sa paggamit ng mga pag-alis ng buhok, gumamit rin tayo ng wax. Okay yon. Kapag pag magbubunot kasi, nakakakosya ng chicken skin. Alam mo yon, yung parang butlig-butlig sa kilikili. Yon, kapag nagbubunot ng kilikili. Ang best na gamitin is yung cold wax. Yon, na-try ko na rin yung cold wax. Sobrang ayos siya at malambot din sa kilikili. At eto din talaga, yung best talaga. So, para sa akin, best yung DIY sugar wax kasi wala, kapag in-apply mo sa kilikili mo, hindi ma-update. Alam mo yung hindi masakit kapag biglang hinilang ganon, tapos sobrang lambot niya sa kilikili at pang ang susunod na tip sa atin ay yung mild soap. So yung ginagamit ko pagdating sa kilikili ko na pang sabon is eto, Johnson. Yan. Yan po. Yung milk plus rice bath. Ito po yung pang baby na sabon. Kasi need ng skin natin yung ma-moisturize yung balat sa ating kilikili. Kaya the best to kasi sobrang mild lang nito. Walang ibang chemicals na makaka ano sa kilikili ko. Ayan, lumalakas na yung ulan na. Yung ulan. So, guys, yung mga products at ito pa yung gagamitin ko yung product na to. Yes. The best talaga to since nung nag high school ako, ito na yung gamit ko na pang deodorant. Yan. Powder siya, kaya hindi ako nahihirapang i-apply sa kanya. Hindi mo kailangan basain yung kilikili mo. Tulad ng, halimbawa yung tawas, babasain mo pa yung kilikili mo para ma-apply mo siya. Pero ito, walang kahirap-hirap. At yung pinaka gusto ko dito sa product nito, kasi ito ay all natural at super mild lang talaga niya. Tapos, non-sticky, yes, hindi siya malagkit. Non-darkening, yes, hindi po siya nakakaitim ng kilikili. Yan, yan po talaga yung gamit ko pagdating sa kilikili. Gumamit ako ng mga ibang deodorant pero hindi ako nahiyang. Nagkakaroon ng umitim yung kilikili ko at yung damit ko nagkakaroon ng mga yellow stain. Yon, hindi ko nagustuhan yung mga deodorant na ginagamit ko. At ito pa yung sabi sa milk ko, does not stain fabric. O yan, nasabi ko na. Provides all day protection. Yes, hindi ako nagkakaroon ng bad odor. Controls excessive perspiration. So, tama yun. Hindi po nag-aano yung kilikili ko. Prevents body odor without clogging pores. So, yan. Sobrang ganda nitong milk ko na to. Kasi sobrang mild lang po talaga niya. Ito po yung maire-recommend ko sa inyo pagdating sa mga deodorant na gagamitin nyo kasi sobra talaga siya. Sobrang mild pa niya at hindi siya nakakapagpaitin ng kilikili. And last na maibigay ko sa inyo is itong baby oil. Yan. Itong baby oil nito, dito ko lang siya in-apply itong March nung nagsimula yung quarantine. Kasi, nung naubusan ako ng milk ko, nagtry ako ng tawas. Tapos, kasi sobrang mura din naman niya. Halagang 15 pesos lang. Binili ko na. Kaysa naman sa milk ko. So, yun. Tinry ko ng isang linggo. Tapos, nakita ko talaga yung pagbabago niya sa kilikili ko. Nagkaroon ng itim. So, dun na ako na ngamba, ganun, baka mas lalong umitim pa yung kilikili ko. Tapos nag-research ako kung paano mapaputi. Bumalik ako sa dati kong ginagamit na milk ko at yes, yun pa rin. Sobrang effective pa rin niya.
ilang linggo ko pa lang siya nagagamit. Napapa puti niya yung kilikili ko. At eto, tong Johnson's, yan, baby oil, eto, yung ginagawa ko dito, bago ako maligo, yan, kukuha ako ng bulak. Yan, eto. Lalagyan ko yung bulak, tapos, i-apply ko sa sarili ko in circular motion. Ganun lang, dapat mild lang yung pag, ano natin, sa kilikili natin, kasi nga, sensitive. So, eto yung nagagawa nito, natatanggal niya yung mga dead skin sa kilikili natin. Siyempre, sa mukha natin, yung mga toner tayong ginagamit, di ba? Hindi naman pwedeng sabon lang yung gamitin natin sa mukha natin. Hindi rin naman minsan naalis yung dumi sa mukha natin. So, sa kilikili din natin, kailangan din natin ng ganun. So, baby oil, yung marirecommend ko sa inyo, mas maganda rin yung baby oil na color green, kasi aloe vera siya. Ito yung itsura niya. Yan. So, kung gagamit kayo, dapat, bago kayo maligo para mabanlawan din siya ng maayos. Kasi, may makukuha talagang dumi pagdating sa kilikili natin. Yun yung mga dead skin o kaya yung mga libag sa kilikili natin. Yun, so, etong mga to yung mga tips ko kung bakit na alagaan ko ng mabuti yung aking kilikili. And, oh my God! Wow! So, guys, yun lang yung mga tips na maibibigay ko sa inyo pagdating sa ating mga kilikili. At yun lang talaga yung mga products na mga ginamit ko. Wala akong ginamit na anumang mga pampaputi kasi natatakot rin ako kasi baka maging iba yung epekto, yung effect sa aking kilikili. Kasi sobrang sensitive talaga pagdating sa kilikili kaya wala akong ginamit na mga pampaputi. Ito lang talaga. Yan. Ito. And ito. So, ito lang yung ginamit ko. And super effective, guys. Ito talaga yung maire-recommend ko pagdating sa inyong mga kilikili. And I hope nagustuhan nyo po yung aking video. At sana po natulungan nyo po kayo pagdating sa inyong mga problem sa inyong mga kilikili. And don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking video.